Kamusta mga tropa? Ito na ang pangalawang episode ng ating travel sa Pagsanhan. Dito, i-discuss ko ang isang vlog kung saan pinapakita kung magkano ang papunta sa lugar na ito. Papakita ko din ang ibang mga YouTuber na gumawa ng video tungkol sa Pagsanhan. Tara, abangan natin at panoorin ang mga ito. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe din sa channel nila. Base sa blog post ni MikeTravelPH.com, para makapunta ng Pagsanhan, kailangan mo sumakay sa Buendia ng bus papuntang Santa Cruz, Laguna. Ang pamasahe ay 140 pesos pataas, depende sa rate ngayon. Halos 2 oras ang biyahe nito. Pag nasa Santa Cruz, Laguna ka naman na, pwede ka mag-jeep o mag-tricycle para makapunta sa tourism office nila. 8 pesos or 9 na siguro ngayon ang pamasahe sa jeep. Tricycle naman, 50 pesos pataas, depende sa rate ngayon. Pag nasa tourism office ka na, ay magbabayad ka ng boat ride na 1,250 pesos pataas, depende sa rate per tao. Ma-include dito ang pagsakay sa bamboo raft, life vest, hard hat, entrance fees at yung washroom na paliliguan ninyo o pagbabalawan after ninyo maligo sa falls. Lagi nyo lang palang tandaan na dapat yung mga boatmen ay galing sa tourism office at lisensyado nila. Yung rutang ito ay ang method A. Sa method B naman, same lang din sa Pagsanhan. Sakay ka ng bus papuntang Santa Cruz. Pamasahe 140 pesos pataas, depende sa rate ngayon. At magjeep ka papuntang Cavinti. Ang pamasahe ay 27 pesos pataas. Pwede rin naman tricycle. Sasabihin mo lang na ibaba ka sa Pueblo El Salvador Nature Park and Picnic Grove sa Barangay Tibatib. Ang entrance fee dito ay 270 pesos. Pero nung pumunta kami, may mga package. Yun ang kinuha namin, 650 pesos para dun sa magte-trekking pababa at boat ride pabalik. Sa 650 pesos, kasama na dito yung bayad dun sa tour guide, bamboo wrap, life vest, safety harness, at yung washroom na pagliliguan. Ang mga sumusunod ay ang mga YouTuber na gumawa ng video tungkol sa Pagsanhan. Una ay si Motor. Isa siyang travel vlogger. Yung ginawa niyang video dito ay hinati niya sa 2 part. Parehas naman na napaka-informative ng mga video niya. Masaya din panoorin ang iba pa niya mga video. Huwag niyo palang kalimutan na mag-subscribe sa kanya. Experience. So enjoy. Sumunod naman na YouTuber natin ay si Wow Philippine Travel Agency Incorporated. Isa ding informative vlog ang ginawa niya dun sa Pagsanhan. Ang sumunod naman na YouTuber ay si Lane Fable. Huwag niyo palang kalimutan na mag-subscribe din sa kanya.
isa siyang foreign YouTuber at vlogger din. Check nyo na lang yung mga videos niya. Maganda din at informative yung pagkaka-video niya dun sa pagsanhan. Hala, Paula here and we're here in Pangasinan. At yung huli ay si Ola Paula. Nakakatawa yung video na ginawa niya dito, lalo na yung intro niya na welcome to Pangasinan daw. Pero nagkamali lang siya dyan, siguro sinadya din niya yun. Huwag niyo rin palang kalimutan na mag-subscribe din sa channel niya. Magaganda din yung mga videos niya. Isang masaya at nakakapagod na adventure ang naranasan ko sa pagpunta sa Pagsanhan Falls. Talagang mai-recommend ko ang lugar na ito sa lahat ng tao dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa man. At kung gusto ninyo ng mga ganito pang mga adventure, subaybayan nyo lang tong channel ko. Madami pa akong ilalabas na adventure at marami pa akong pupuntahan ng mga lugar. Shoutout nga pala dun sa mga technician natin dyan sa Starbucks. Giancarlo Rosario, power tayo pre, payaman. Romulo Saguban, alam mo na yung pre kung ano ibig sabihin nun. Kuya Robert Celis, JC San Pedro, Sabino Claveria, Jomar Aguila, Lester Raimundo, Danjan Crisostomo, Frederelo, Arnel Dator, Roel Vargas, JC Valdez, Chris Mark Alcain, Jomar Besmonte, Jonathan Pardillo, Raymark Abeno, Jay Mutya, JM Bermudez, Marlon Cortez, Miguel Garcia, Gilbert Garing, Danilo Espiritu, at paring Jonathan Balukay, tapos Kuya Perd Dinan Resile. At syempre sa'yo rin paring Victor Abeno. Ano, balikan na dito!